Alam niyo mga kababayan, yung ibang mga kaibigan ko na social media blogger, one time na-invite sa DMC Online Marketing Networking para daw mag-promote ng mga online games na kung ano ngayon. Kaya pumunta yung mga kaibigan natin na mga social media blogger. Dahil yan kay Mr. Joey Bahin Abiliana na isang empleyado, isang agent nila dyan sa marketing networking na yan. Ngayon, bago pa lang pumunta yung mga kaibigan natin na mga blogger sa social media, sinabi na nila na mayroon talent ang pagpunta dyan sa DMC Online. Kapalit ng pag-promote ng mga games na gusto. At yan ay sinabi kay Mr. kay Joey Banhil Abiliana. Ngayon, pagdating ho doon mga kaibigan, networking pala ang gagawin doon. Hindi para mag-promote ng mga games. Ang nakakatawa nito, yung mga pumuntang vlogger nung isang araw dyan sa area ng Fairview, Quezon City, inagrenta po ng sasakyan. Nagrenta. Ngayon, imbis bayaran nung Joey or nung kumpanya yung mga vlogger na pumunta dyan, ni isang kusing, walang ibinigay. Walang inabot. Kahit na pangkain or panginom ng tubig, wala. Sa madaling salita, pinagpipicturan sila doon para sa promotion ng networking na ginagamit. At ang nakakatawa pa rito, pinalalabas nila yung mga kapwa ko vlogger, eh matagal niya na raw kaibigan, business partner daw kami doon sa DMC Online. Eh ang totoo po niyan, siya po ang kusang nag-message para i-promote yung kanilang online games di umano. Ngayon, kausap ko yung Vice President, pinasisinungalingan niya ni Mr. Arce Ocampo na wala siyang kinalaman at walang kinalaman ang kanilang kumpanya sa mga pinagagawa ni Mr. Joey Bahil Abiliana. Ngayon mga kaibigan, nung sinabi ko kay Joey, eh bakit sinasabi mo sa Vice President mo na matagal mo na akong kakilala at kaibigan mo ako personal? Eh sinasabi naman ni Joey, hindi din niya raw sinasabi sa Vice President at wala daw siyang sinasabi. Hindi natin malaman, hindi ko rin mawari kung bakit nagtuturuan ngayon tungkol ito sa pinagagawa. Simple lang naman ang gusto lang naman mangyari ng mga kaibigan kong trope na vlogger . Ibalik yung pagrenta ng sasakyan na kung saan hindi naman sila pupunta ro kundi sila in-invite. At alam ni Joey na nagrenta at sinabi niya nababayaran at walang problema, pero pagdating doon problema pala. Kaya mga kaibigan, mag-ingat kayo sa kumpanyang yan nang hindi kayo maging biktima. Kasi hindi natin alam na sinasabi ni Joey, hindi niya raw sinabi yun sa Vice President. Iba naman ang sinasabi ng Vice President, hindi natin alam kung ano ang totoo. Kaya mga kaibigan, maging palaisip, maging paladuda sa mga kausap ninyo. Kung nagawa yun sa mga ibang social media blogger, paano pa kaya sa mga tao na masasabi natin na walang kakayahan mag-verify, walang kakayahan kumontak sa ibang tao? Kawawa. Kaya po maging maingat po tayo sa mga nag-i-invite po sa inyo. Sana maging ano po ito sa inyo. Aral, kahit para hindi na po maulit ito, mga kababayan. Pakishare na lang po para maging aware po kayo sa ginawa nila kila Makahay Vlad. Hello? Hello, yeah, sir. Oh. Okay. Sir, magandang gabi po. Magandang gabi po. Sir, ganito sir, habang tayo nag-uusap sir ha, naka-record tayo para alam no problem nila rin, po. Apo. 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 Kasi sir, totally, one week ago, ini-invite ako sa kayong ibang mga tropa na mga vlogger ni Joey. Apo. Ngayon, hindi ko kalala kasi yung Joey na yan eh. Yung Joey Tahin? Tahin ba yun? Hindi, bagong networker lang yan, sumali lang yan eh. Actually, sinita ko na yan eh.
Opo. Okay, sir. Ganito, sir. I-explain ko sa inyo. Ang sinasabi niya, ipopromote daw namin yung mga gamings online. Sabi namin, sige, walang problem. Saan ba yan? Saan location? Ganito, ganito, ganyan. Ngayon, sabi namin sa kanya, pag pumunta kami dyan, nagre-renta kami ng sasakyan. Sasagutin. Ang sagot niya, yes, yes. Walang problema dyan. Kaya akala namin ganun. Ngayon, pag, totally sir, hindi na ako sumama. Kasi, masikip na rin sa sasakyan. Ngayon, ang feedback sa akin ng mga ibang tropa, kuya, ganitong nangyari, ganito, binebentahan na kami ng sabon. Kasi, ano ng product? Eh, ang tawag din, networking na, hindi na yan online game. Okay. Sir, networking talaga to. Mm-hmm. Yun ang... Networking. Kaya, wala ko, kaya natatawa ko, wala akong kinalaman dun kay Joey na yan. Bago lang yan sa amin. At hindi namin i-playado yan. Ito pong nakakatawa sa kanya. Kanina, nung kinukulit ko siya, kasi ito sir, adiretsin ko na kayo. Kausap ko na si Manong Sunny Belmonte, tatay ni Mayora, kasi nagpapatulong kami. Okay, no problem. Ang sabi ko kay Joey, sabi ko, Joey, anong ginawa mo sa tropa? Kasi bumiyahe, kahit ikaw naman sir, pabayahin kita. Sasabihin mo sa akin, o ganito, magre-renta kami, sasagutin nyo. Sasabihin ko sa iyo, sir, o ako lang bahala, walang problema. Pagdating dun, iba palang gagawin. Patutuwa mo ba kayo, sir? Ay, siyempre, hindi naman. Ay, talagang malabo yun. Eh, nandolo ko. Actually, kanina, sinita ko siya. Hindi siya mapakali. Tinanong ko, nireport na sa akin nung isang ano yun. Sabi ko ba, kakasuhan kita, Joey. Hindi ganyan ang training natin. Unang ko na sinasabi natin, networking ko. Opo, ito nga, sir. Sabi ko nga sa kanya, alam ba ito ng management mo? Kasi ang tingin ko sa'yo, Joey, parang pumapapil ka na walang alam yung management mo. Oo, yes, tama. Una-una, hindi namin ipleyado yan, kanya, sir, para maliwanag. Oh, hindi namin ipleyado yan. Opo, totally, sir. Ang sinasabi ko sa mga tropang vlogger kahapon, kausapin nyo nang maayos yan, huwag kayo magbigay ng ikakabuta sa inyo. Kasi kaya ako, sir, nanggagalaiti sa kanya, yung picture ko, ginamit niya sa post sa inyo na business partner daw ako. Yan. Sabi ko, hindi ko na naman tayong kontrata. Yes, yes, oo. Actually, sir, isa pa sinita ko siya. Sabi ko, unang-una, bakit ka gumagamit ng vlogger? Tinanong ko siya, kilala mo ba yung mga tao na yan? Ang sabi niya, kilala daw. Sabi niya, paano mo mapapupunta yan? Eh, networking tayo. Eh, mga vlogger yan. Sabi ko, actually, nanonood ako ng ano ninyo. Nanonood ako ng vlogger nila yung baka high blood. At isa ako sa ano ninyo. Nung kausap ko siya, sabi ko sa kanya, kilala mo ba ako, Joey, kung anong style ng vlog ko? Kung ano yung mga content ko? Hindi ako kagaya nila maka-high blood. Yes, siyempre. Tama yun. Kaya ngayon, nagulat ako sa kanya, ba't ako i-invite mo dyan? Oo. Inunahan niya na ako, sir. Pinakita niya sa akin. Hindi, sir, ang hinala ko, sir. Wala kayong alam. Kaya lang, nagkataon, napakasialang siya sa inyo. Unang-una, hindi ko sila kilala. Hindi ko siya kilala. O kasi, nagne-network lang siya. Ngayon, lumapit siya. Sabi, sir, may post na ganito. Tapos, yan ko yung background niya. Aba, sabi ko, bakit pinost mo to? Unang-una, alam ba ka ako ng mga vlogger yan? Sabi ko, merong mga humahawak dyan yan. Sabi ko, dinig kita ka ako, Joey. Ha? Hindi kita, unang-una, hindi kita kilala. Unang-una, hindi kanya niya na-training natin. Kanina po sa inyo, yung problema niyo pong yan. Kanina lang umaga. Kita mo kaluluhan mo. Hapon na, nung malaman ko. Kita mo. Kasi sir, mayroon siyang mga chat message sa amin. Sabi ko, huwag mong isama, yung pati yung anak niya na may problema. Sabi ko, best, hindi ko alam yung anak mo. Huwag mo isasama sa problema mo ito. Sabi ko, sabi niya, sir, what, kasi hindi pa po sumasagot si BP. Sabi ko, ano kinalaman ng vice president niyo dyan? Ikaw ang kausap namin. Yes, sabi ko nga, pag hindi mo na i-determinate kita kako, i-release kita kako sa, ano, in public, sabi ko, sinisira mo yung pangalan ng company namin, hindi doon nila turo ko sa inyo, sabi ko gano'n. Unang-una, pinakita niya na sa akin yung post mo. Oo. So sabi ko ba, mukhang sumisigat yung DMC units namin, sa maling sistema ako. Kasi sir, kanina nung tumatawag po siya sa kakayo, nasa biyahe po ako, naka-joyride po ako, kaya hindi po ako makapagod. Naintindihan ko. Kasi pinahinto ko yun, that another vlog magbayad na naman. Yes, yes. Yung mga oras na yun, sinesermonan ko na siya. Sinesermonan ko. Sabi ko, ayusin mo yung problema mo niya, kundi ako magpapail ng kaso sa'yo. Yung nga sabi ko pa kanya. Ginagamit ko yung company ko ng mali. Opo, totally sir, kahapon, gusto pang ang taasan na high blood. Sabi ko, tol, huwag mo nang taasan. Kung magkano lang yung renta ng sasakyan,
pati yung dinasag niyo sa pagkain, yun na lang. Kasi wala akong ginalaman yan. Ng, ano, nagkaroon na kayo ng experience sa taong yan. Yun ako. Yun ako sa kanya. Kaya kung kami nabisit sa kanya eh. Oo, kung ididiin niyo siya, ididiin ko rin siya. Kawawa yung bata. Saka siya, hindi naman natin minor di edad yan. Alam niya ng tamang ano eh. Ay, kaya nga eh, medyo may edad na yung batang yan eh. Yun ang pinagbabawal ko eh. Sabi ko, mula umpisa pa lang, sabihin niyo yung totoo na networking company tayo. Sabi ko, paano mangyayari na mapapajoin niyo yung mga vlogger na yun? Pinapanood ko yan. Sabi ko gano'n. Ang pinopromote yan kako, yung casino, yung gaming. Sabi ko gano'n. Pero kako, sa networking, malabo yan. Ngayon, nung nagpunta sila rito, in-explain ko yung programa ko. So wala silang narinig na, sabi ko, wala, hindi ako nagpapa-endorse. Alam niya, sir, pagka networking company, hindi kailangan ng endorser yan. Diba? Kasi tao ko nagpapakalat yan. Opo. Kaya nagtatakako siya. Tinanong ko pa nga sila, tinanong ko siya ng mga vlogger, kayo ba gusto niyo sumali sa ganitong networking? Kasi ako, kung maintindihan niyo negosyo, mas okay. Kasi ako, dahil maraming ganyang follower, pwede niyo sila i-join. Ngayon, ako, kung hindi ganun yung usapan nyo, eh sorry sir, hindi mali kayo ng, na ano, kasi lumabas nga si Maka High Blood eh. Kasi tinanong ko si Joey, linawin mo ko ano yung in-explain mo sa kanila. Dahil baguhan lang yan eh. Kaya napagalitan ko si Joey. Kasi ang sinasabi kasi talaga sir, opo, ang sinasabi kasi ni Joey, online gaming. Ganyan yung sinabi ko sa mga kasino, mga ganun. Tapos, oh, wala kaming online gaming. Nung kanina, nung kausap ko si Joey, iniiba niya na yung topic. Hindi online game. Sabi ko, hindi kami pupunta dyan. Yung mga tropa, networking yan. Yes, tapos, sabi ko sa kanya, eh kung iparinig ko sa iyo yung usapan namin ni Kiko. Ganun din na sinabi niya, online games. Totally kahapon, sir. Dapat pupunta dapat si Kiko, Matos. Ay, hindi ko, sinabihan ko siya. Nagtatanong ko, yung grupo. Tinatanong ko siya, baka hindi alam nung, kasi sabi niya, pinabukasan naman daw, pupunta si Dito Matos. Sabi ko, Joey, huwag mo lang papuntahin kung ganyan lang din yung sistema na sasabihin mo. Niloloko mo yung mga tao. Pag nagalit ka, baka madamay sabi ko sa kanya, dinadamay mo yung kumpanya naman ang kinalaman. Yes, yun ang inalok ko sa kanya. Kaya kasi, makikita mo sa caption ko, sabi ko, mag-ingat kayo sa DMC. DMC, yun. Kaya nga, nagtataka ko yun. Nadama yung pangalan namin. Kaya nakausap ko yung partner ko, yung presidente. Boss, kailangan maksyon na to. Nag-uumpisa pa lang tayo, nadadali na tayo ng mga vlogger. Kaya sabi ko, sabi ko, tropa, ano, ayusin nyo naman, sabi ko naman kay Joey, i-block nyo na yan si Joey. Walang panood. Kaya nga, tinignan ko yung Facebook ng Joey na yon. Ganun yung style. Tinatanong ko, ikaw ba, personal mo kilala yung mga tao na yan, yung mga vlogger? Ako sir, hindi. Nung isang araw, sir, sinabi niya sa akin, kilala ka raw niya personally. Sabi ko, okay, kung kakalala mo yan, walang problema. Hindi ko pa namin-miss yan, pero hindi pa. Piliin mo, sir, paano nangyari? Ang sinasabi niya sa akin, ikaw daw kilala niya. Hindi ah. Sir, kung kilala niya kaming dalawa, ba't hindi niya ipakita picture namin? Kaya nga sir, pili mo sir ha. Kaya ako nakuha yung number mo, binigyan niya. Sabi ko, ito bang tatawagan ko, kakausapin ko, ikilala ka. Opo, kilala ko niyan. Yan po talaga ang kakilala ko. Yun na sinabi niya. Yan, nakarecord tayo. Makilala ko lang naman si Joey. Makilala ko si Joey. True. Kay Renz. Yung una, no, na si Renz. Doon lang. Kasi tinatawagan niya si Renz, nagkataon sir, habang tinatawagan niya ng video call, bigyan lumutang ako. Sabi niya, isama mo rin niya si Cap. Kaya tinawag ako ni Ren, sabi niya, kuya, sama ka daw sa endorser ng online gaming. Ha? Hindi ko alam mag-endorse niyan, kasi ibang style ng vlog ko, hindi ako nahilig magaganyan-ganyan. Matay tayo dyan. Hindi, tuturuan ka na lang namin. Kaya nung talagang pupunta sila, hindi ako sumama kasi mahirap naman magsabi na oo, di ba? Hindi ko alam yun eh. Kaya ang sabi nga, no, lumabas na nga eh, pero parang nainis na si Maka High Blood eh. Yun nga sabi niya, sir. Sabi niya kasi, sir, kaya kami pumunta rito, akala namin magpupromote kami. Dapat, ako sir, hindi po.
akala ko kaya kayo pupunta rito, mag-jo-join kayo kasi so, ina sabi nung downline namin. Opo, ang kwento pa sa akin ng mga hiblad, nung pumunta daw po dyan, parang lumabas daw si Joel o si Joey, umalis daw. Na umiwas. Ay, lumabas siya. Oh, lumabas siya. Oo. Oh. Kasi alam niyo, kukumpruntay siya ni Maka High Blood eh. Kaya nga eh. Sabi sa kanya, kausapin may mga tao na yan, baka madali ka niya, sabi ko, Joey. Oh, kayo, tapos tinate ko yung ano, pinost niya pa, pinadidelete ko sa kanya. Kaya naman ako, sir, nag-ingay po ako sa social media. Hindi nalaman kung ano yan, tawag nito, networking. Baka mamaya, ginamit yung picture namin ni Joey, tapos yung mga follower namin, iaano niya ron. Ngayon, oh, no. Kung ano naman mangyayari? Problem, kami ang mayayari sa follower yes, namin. Tama. O, tama yun. Hello, sir. Hello, sir. Apo, sir, kasi siya, naka-ano tayo, naputol. Sir, naka-record ulit tayo, sir, habang nag-usap. No problem, no problem. Apo, no problem. Sir, kaya ako nag-galaiti, nung ginausap ko siya kahapon, parang binibigyan ko na siya ng konting ideya na i-delete mo yung mga posts mo na may mukha ako, may mukha ni ganito, sa pinalalabas mo, business partner kami, na wala naman kami kinalaman at wala naman tayong kontrata. Oo. Ang sagot niya parang po, sir. Ang sagot niya, kasi inaasahan ko kasi magiging business partner namin kayo. Sabi ay, mo, wala, sabi walang ganun, sir. Ang ginawa mo, hinantay mo muna yung approval. Yes, sabi mo nilagyan ng quotes na message na ang caption mo, business partner. Wala, sir. Oo, yun ang mali sa'yo. Negative tayo dyan. Oo. Kaya nga, sir, nung tinawagan ko si Manong Sani, Bill Montes, kasi kung prank pumarin nyo, screenshot, i-forward mo nga sa akin. Kung nakitain nyo, mali ito, magagamit yung mga follower nyo dyan. Kailangan yes, talaga, i-complain nyo sa BPLO. Kaya nga bukas, tama. Luluwas din yung ibang tropa. Kasi sinabi ako lang po si Joey. Sabi ko, Joey, pag hindi mo to naayos, mas malaki ang gagastusin mo rito pag areglo. Ginanun ko siya. Yes. Kasi una-una gagastos na naman. Kasi kahaapon, sir, silang gumastos ngayon. Sa pagrenta bukas ng sasakyan pa Maynila, ako naman ang sasagot na nun. Siyempre, yung ginastos ko ron, hindi ako papayag na hindi tutubo yun. Siyempre. Tama kaya, yun. Kaya ginanun ko siya. Kaya sabi ko, kung ganyan ang usapan ang nangyayari, tapusin na natin yung pagtatawagan sa kapag-detect, saka ipapablock na kita. No, tama kasi yun. Parang ginagawa mo, pinapaikot-ikot mo na lang yung tropa eh. Sabi ko, ilang vlogger pang lulukuhin mo? Actually, bago dumating yun, kinausap niya ako, sir, okay lang ba sir, sabihin natin yung bonus cash natin, PF nila? Sabi ko, ano yun? Ano bang ano yan? Ano baka kung gusto mo mangyari? Kasi po may TF yan. Anong may TF? Sabi ko, networking tayo. Sabi ko, ganun sa kanya. At so, yung, tama po yung hinala ko na discarte siya na wala siyang approval sa inyo. Wala! Oo, wala yung, talaga. Yung talagang hinala ko, sir. Unang-una. Kaya nga, sir, tanungin mo siya. Tinanong, sinabi nga pala ni Ninyo, alam ba ito ng management? Sagot mo, oo. Oh, ay, tanong, wala. Kaya nga kanina, sir, nung tinatanong ko siya, pwede ko bang mahingi ang number nung BP na sinasabi mo? Sagot ko sa akin, sir, wala akong number ni BP. Paano wala? Tauhan ka niya. Authorized ka niya. Paano kung umagyunti? Paano kanya makukunta? Ginanong ko siya. Sir, hindi mo ito binibigay sa akin. Eh, hindi empleyado dyan. Kung ganun, agent ka lang ata na nagpasikat dyan. Okay, yun na po. Totally sir yung sinasabi ko sa inyo ngayon. Naka-record yun yung sinabi ko sa kanyang words na yun. Talaga. Kasi sinasabi ko nga sa kanya, sir, magpasalamat siya, Joey. Kasi, at kasi sinasabi ko sa iyo, kung sino na yung mga kausap namin sa City Hall. Kasi kung ibang sinsena, hindi sasabihin sa'yo. Binibigyan pa kita ng time na paghandaan mo yung sa rental. Kasi tama yun. Kasi kahapon tanungin mo siya, gustong taasan ano yun yung Maka High Blood. Sabi ko, tulwag na. Tama na yung rental lang na sasakyan. Pati yung pinagkain nyo. Para makatao naman. Ginanun ko siya. Tama yun. Kasi, ang sabi ko nga sa kanya, hindi ako manghihingi ng ano diyan porsyento sa 20 na yan. Tama 'yun. Hindi ko inaano. Eh, unang-una, sir, wala namang kami pinopromote gaming. Yes, sir. Say, sir, walang problema sa iyo, walang problem. Ang problem lang, sir, si Joey na nagkataon lang po na nakaangkla lang po sa inyo. Ang pagkakamali niya lang, hindi pinarating talaga yung pakay niya sa management. Yes, kung ano, gumawa lang siya ng sarili niyang desisyon. Sarili niya, yun, tama. Yun lang na sinabi ko sa trope. Hindi lang sinabi ko. Eh kung hindi pa pala kami nag-poster, ako, hindi nyo rin mapapansin yun, di po ba? Ay, hindi ko mapapansin. Kaya sabi ko, actually,
noon chinay ko yung kanyang page, may pinost siya doon sa page niya na ito yung aming magiging endorser, yung mga vlogger. Nagalit na ako roon. Sabi ko, Joey, pakipilit mo yan. Unang-una, wala pa kaming usapan. At walang malinaw na usapan dahil hindi naman palain ang pakay nila rito. Joey, sabi ko, tinanong kita kung kilala mo yung kausap mo dyan, binanggit yung pangalan mo na ninyo, sinasabi niya na ikaw daw ang kausap niya. Ay, so, sabi ko, hindi, sir. Nakita niya nga ako, sir, sa video background. Yes, may, kaya nga lang, sir, sinasabi ko lang sa iyo kung ano yung sinasabi niya sa akin. Sabi ko, unang-una, hindi ako nagpapa-endorse. Kasi networking tayo. Yung mga tao niya, vlogger yan. Ang alam ko, ini-endorse niyan, yung mga gaming, yung kagaya niyo sa casino, yung mga games sa cellphone. Yung ang ini-endorse niyan. Kay Ben Chang. Oo, pero kako, yung sa atin, networking, hindi natin kailangan na-endorse. Kaya tinanong nga nung isang kasama niya, yung vlogger, sir, paano yan? Bibili din ba kami? Sir, kung sasali kayo sa akin, siyempre kailangan niyong bumili para maging member kayo. Sinabi ko lang yung totoo. Oo. Kasi sir, hindi naman yun yung kailangan. Oh, sir, hindi po tayo magkakasundo niyan kasi iba pala yung pakay ninyo. Kung ang pakay niyo may mag-i-endorse kayo, eh sir, hindi po ganun. Opo. Oo, hindi ganun ang namin. Kaya naman yung may kasalanan dito, si Joey. Yes, kaya sabi ko kay Joey, no shopping me. Yun ang nililinawin ko na walang kinalaman yung management na gamit yung pangalan ng management niyo po. Yes, actually, i-terminate ko si Joey. Oo, i-terminate ko sa company yan kasi bawal na bawal sa amin yun. Kasi sir, nakikita ko sir, baka marami pang vlogger na nakinausap yan. Kasi si Kiko, galit na galit din niya sa kanya eh. Sabi nga ni Kiko niya, alam ko na gagawin niyo. Hindi, kaya nga sir, mula kahapon, na sinabi ko, wag kang mag-i-invite ng mga vlogger dito. Kasi ang mga vlogger, hindi yan sasali sa networking. Ha? Sabi ko ganun sa kanya. Kasi yan, mga vlogger nga yan eh, kumikita na yan. Sabi ko, mga sikat na yan. Lalo na si, ano, si Wamos, hindi papayag ng ganun-ganun. Siyempre, siyempre. Eh, yung batang yun, sumikat na yun. Ang laki na ng income doon, di ba? Yes, sir. So, tapos papasok sa ganun, sabi ko, tila naman tayo, ano yan, sabi ko, Joey, mali yan, kako. Ngayon, kung kakasuhan ka ng mga tao yan, labas ako dyan. Dahil kako, pag nagkaso yan, magkakaso din ako sa iyo. Sabi ko gano'n, sinira mo yung company ko. Sabi ko gano'n sa kanya. Sir, malinaw na po. Ano po yung nasabi niyo sa akin? Yun din po ang ilalabas ko sa post ko po. Oh, sige po. Sir, nagpapasalamat sa inyo, sir. Wala kayong problem sa amin. Ang may problem ay, lang. Ay, salamat, sir. Oo, siyempre. Kahit ako, actually, ako hindi ako mahilig mag-post ng ganyan eh. Pero kung kailangan, mag-post din ako para sa tao na yan, gagawin ko yun. Opo. O, diba? Pero sige, sir. Kasi kaya ko, sir, sinabi niyo na na-record kita, ipaparating ko sa buong grupo, ito yung napag-usapan namin ng BP. Kasi baka mamag-isipin naman ng tropa, kinakausap kita ng painalim, tapos na hindi nila rin po alam. Di po ba? Ayaw yes, ko rin napagsabihan ako. Tama yun. Ayaw nila ako napagsabihan na, ba't ikaw kumakausap ninyo na hindi ka naman nakasama dun? Di ba? Oo, tama yun. Kasi yung ibang tropa kasi vlogger, hindi kasi aware sila sa ganitong kalakaran ako sinong kukontakin, kung sino yung makakausap. Hindi kasi tagal sila sa ganun. Pero ako talagang ano eh, gulat na gulat ako, nakarating sila dun sa amin. Actually, papasalamat ako, pero hindi ko ina-expect totally na ganun yung style. Yung time ko na yun, nasa bakasyon po kami lahat sa Laguna, nagmadali pa kami lumuwa, bumalik ng gentry. Tanong na lang dun sa appointment kay Joey. Ganitong oras. Kaya sabi ko, bumalik na tayo, i-ano na natin to, tingin na natin to sa Laguna. Kaya nga mayroon kong kikita sir sa Wulcon na comment na sinabi, dapat sana pala sir, na napili na lang kayo sa resort eh. Nasira lang yung karo ng ibang tro, mga kasama nyo eh. Oo, tama. Na-sponsor din kasi kami, doon may pinapromote kaming resort sa Bente, Cabente, Laguna. Oo, sa Cabente, Laguna. Opo, yung isla, doon meron kami pinapromote na mga resort doon. Yun. Eh, nag-enjoy din kami doon. Krabi ko, oy nga pala, tumawag pala. Ganito, ganito, ganyan. Kaya kailangan lumuwas tayo ng Maynila para isigil mga sabi na hindi kayo professional kausap. Yes, tama. May ganun nga, yung pala, nagmayabang lang yung si Joey. Yes, tama. Yes, sige po, sir. Pasensya na rin, ha? Yung sinabi niyo. Sige, sir. Pasensya na kayo, ha? Thank you. Okay.
Hello, Johnny. Magandang gabi. Oo, magandang gabi ulit sa iyo. Nagkausap na kami nung vice president mo na sinasabi mo. Apo. Tinawagan ka ba niya ngayon? Pa? Tinawagan ka ba niya ngayon? Apo, tumawag din po. Ay, hindi si vice president, di pa po. Ah, okay. Bakit mo sinasabi sa vice president nyo na magkakilala tayo personal? Hindi po, sinabi ko hindi po tayo magkakilala, sabi ko. Sabi ko hindi po kami magkakilala niyan, sir. Nagkaanuan lang kami sa Facebook. Call ko lang yan sa Facebook simula nung nagano kami ni Ren, sabi ko. Mm-hmm. Tama naman po. Oh, kasi ang kwento niya sa akin, eh sinasabi niya, tinanong ka daw niya bakit may mga vlogger kang inimbay. Apo. Ang sabi niya, sabi ko, kaibigan mo daw. Tapos, ako roon tinuturo mo na... Hindi po, hindi ikaw ang tinutukoy ko na ano, hindi po yung tinuturo ko na ano, na kakilala ko, sir. Totally best, ah. Kahit ngayon nagka-record tayo, tapos kanina, subipin nyo, naka-recording kaming nag-uusap. Sinabi ako na, sir, habang nag-uusap tayo, naka-voice record po tayo. Apo. Ang sabi niya, wala pong problema, sir. Okay lang po yan. Pa? In-explain ko yung mga sinabi mo. Eh sabi ko nga, sir, kailan kayo sinabihan ni Joey yung problemang ito? Ang sabi niya sa akin, kaninang hapon mo lang daw pinarating yung problema na to. Hindi po, sinabi ko na po yun sa isa. Yung si BP, kasi kailan lang kami nagkita ni BP ulit simula nung nagkaroon na, no? Tsaka ko lang po nasabi. Eh, hindi ko yung isa po, nasabi ko na po sa kanya. Hindi ko malaman kung sino nagsasabi ng totoo. Ikaw ba o siya? Nagsasabi rin po ako ng totoo. Siyempre, best, kahit naman ikaw lumagay sa kalagayan ko, ang kausap mo, ganito sinasabi ko sa'yo. Tapos maririnig mo, iba rin ang version na sinasabi. Hindi ba malilito ka na? Hindi mo po. Ano naman po eh? Ano naman po yung sinasabi ko? Wala naman po ako sinabi na magkakilala tayo personal, sabi ko po. Pero magkausap po kami kanina eh. Ganito. Magkaharapan po kami kanina. Papay lang ka daw ata ng kaso, sinasabi niya, dahil sa ginawa mo raw niyan, dahil na kung saan, nagpo-post na rin ako sa social media account ko, nadadamay ang kumpanya ninyo. Yun ang sinasabi niya. Papay lang ka daw niya ng kaso. Ewan ko kung totoo yun. Ngayon, labas na ako doon. Pero yung sa'yo, ginawa mong problema doon sa mga kaibigan ko, ano ang mangyayari? Yun nga po eh. Kaya ako nga po kayo tinatawagan eh. Para ano po? Ano po bang gagawin natin dun, sir? Kasi ako, willing naman po talaga ako. Oh, tinatanong mo ako ngayon para maayos, para maano, ano ang gagawin? Nauunawaan mo ba yung mga pinag-usapan natin kahapon, pati kaninang umaga? Naiintindihan mo ba? Yung totoo, naiintindihan mo ba? Hindi. Apo, sir, naiintindihan ko po. Oh, kung naiintindihan mo, bakit tinatanong mo ako ngayon kung ano ang gagawin natin? Opo, kasi kung mabayad naman po, pupabayaran ko naman po talaga. Miss! Kaya nga po, tumatawag kami sa'yo kanina. Miss, in-explain ko sa'yo kanina, nung tumatawag ka na, nasagot kita kaninang hapon, nag-angkas ako. Opo. Ibig sabihin ng angkas, nag-ride ako ng motor para ihatid ako mula Cavite papunta rito sa Quezon City. Kasi bukas, gusto ko mauna ako dito sa Quezon City Hall. Tapos sila naman ang susunod bago kami magkaakyatan. Ngayon po, Bes, may narentahan na kami ng van na gagamitin bukas. Doon sa 20,000 na nirenta, na ginamit sa pagrenta, hindi mo mabayad-bayaran, ngayon na naman, panibagong renta na naman ito. Panibagong problema mo na naman ito. Kasi sa'yo na naman ano po kunin ito, Bes. Baka po ano, magkenda ko ngayon, magpika lang. Ultimo yung abogadong hiyahir namin, babayaran namin yun, sa'yo din namin i-charge yun. Pero wala naman po ganun ang kalakang pera. Best, ganun ang kalakaran ng legal process. Ganun ang legal. Opo. Ganun. Kasi, ang sabi ko nga sa'yo, Best, ayusin mo, gawan mo ng paraan na hindi na tayo ganun umabot.
Alam ko sa nakakano. Hindi ka nag-import, hindi ka gumawa ng way. Tapos, ang ginagawa mo pa, iba ang sinasabi ng Vice President mo na tinidenay mo naman. Naalim po dinidenay po. Eh, ang sinasabi mo, hindi wala kang sinabi sa Vice President na magkaibigan tayo. Hindi naman tayo magkakaibigan, di ba tayo? Hindi naman po talaga. Wala naman po sinabi na magkaibigan tayo, sir. Beth, mamaya, yung pinag-conversation namin ng Vice President mo, inalabas ko yun sa vlog ko. Opo. Napapakinggan mo maigi. Yung sinabi niya, Tagalog na Tagalog yun. Opo. At may pahintulot ako sa kanya na ilalabas ko sa vlog yung pinag-usapan namin. Opo. May pahintulot. Ngayon, record tayo. Pag pinarinig ko to, eh baka lalong mabisit ko sa inyo yung Vice President mo na sinasabi mo, wala ka sinasabi ganun. Lalabas na sinungaling ka. Hindi po, tsaka sabi po nila, tanggal na daw po ako dito. Kaya sabi, tanggal ka na muna dito. Kung tinanggal ka, wala naman kami pakialam dun eh. Wala kami pakialam. Yung perwis yung ginawa mo. Opo, opo. Kasi, best, ang sabi ko nga sa'yo, kilala mo ako ba ako? Sagit mo, alam mo hindi ko titigilan niya kasi naka-angkla ka dun sa kumpanya eh. Naka-angkla ka eh. Yun ang gagamitin na, yun ang dadalhin ko sa vlog ko. Opo. Para yariin ang yariin yan. Pero ilalabas ko lahat ng conversation namin ng Vice President nyo. Opo. Di ba? Sir, ganito po. Ano po, pagbigyan niyo po ako ngayon, this is mag-send po ako. Tawagan ko lang po yung, hingihan ko ng tulong para, mag-send po ako ngayon. Ito sa sakit yan, nagagamitin bukas, hindi ko pa rin binabayaran, bukas ko papabayaran yun. Apo. Nandito na yun, pati yun, sisingiling ko rin sa'yo yun. Apo, kaya gagawin ko na po ng paraan ngayon, sir. Bakit kayo pumunta doon sa DMC, Owens Networking? Ano ang sinabi nung Joey? Hindi namin alam na networking pala. Kung alam namin networking, hindi namin pupunta eh. Kasi ang sinasabi niya, di ba, gamings ang ipopromote. Yung pala networking. Ngayon, dinideny niya. Ang offer, 100,000 to 300,000 daw. Pwede namin makuha. Oo, ipopromote lang yung di ba, yung online games. Eh ngayon, nung narinig mo yung mga conversation namin na wala siyang sinasabi at pinapasinungalingan niya yan. Ano reaction mo doon sa sinasabi niyang wala akong sinabing ganyan? Eh, natatahila na yun. Kasi kipit na siguro sila. Hindi na nila alam yung mga sinasabi nila. Kaya nga, gago nga. Ngayon, pero in fairness naman sa Vice President, sinasabi niya, wala daw siyang alam doon sa mga ginawa nung Joey na ginawang hakbang na hindi nila alam. Ito, anong opinion mo doon? Napakinggan mo naman, di ba? Imposible eh. Tingin ko may alam din yun. Oo, parang nagkalaglagan na lang, no? Laglagan. Hindi na nila, nagkukulala na yung mga yan. Sige pal, basta tiyan nun lang natin, ha? Bakit ka pala pumunta doon sa DMC Online Networking? Hindi, kasi sabi niyo kasi online na promotion na games eh. Promotion na games? Tsaka anda naman siya magbayad na kahit magkano. Yun ang sinabi sa inyo. Oo. Pero pag... sabi niya, magkano raw TF namin? Tapos sinabi ko 70,000. Tapos chat ulit siya na mas maigit pa yung makukuha nyo sa TF, sa 70,000 na TF nyo. Handa naman sila magbayad na kahit mag 300,000 daw. Oo. Ipopromote lang daw yung order. Ngayon, Bes, napakinggan mo ba yung usapan namin ng Vice President? Napakinggan mo ng buo? Oo naman. Yung sinabi niya na wala daw silang kinalama sa ginawa ni Joey, naniniwala ka ba dun? Depende. Parang pareho lang naman sila nagsisinungaling eh. Si Joey. Si Joey. Sinasabi niya matagal niya na raw tayong kakilala. Matagal niya na raw tayong kakilala at kaibigan daw. Kakilala mo ba personal si Joey? Hindi. Hindi mo siya kakilala? Okay. Ngayon ko lang kakilala sa invite. Okay. At least, malinaw, nagginamit yung mga vlogger ng pagpunta doon at sinayang yung oras nyo.
at yung pinagod kayo. Ano ang nangyari? Bakit mo nakilala yung Joey? Bali, ano, kumontak siya sa akin. Nag-message siya sa Facebook account. Tapos, sinabi niya, may promote daw siya na, ano, na apps. Oo. Na online games? Oo. Na online. Oo. Ngayon, Babayaran niya daw yung babayaran niya raw yung TF namin. O, pagpunta. Tapos, yung renta ng sasakyan, binayaran niya ba yung renta ng sasakyan? Hindi. Hindi kami binayaran. Hindi kami binayaran sa, ano, sa renta ng sasakyan. Di pagdating doon, ano ang nasaksihan nyo nung pumunta kayo doon sa opisina nila? Ngayon yung pagka, ano namin, ayun, naging networking yung ano, naging, hindi namin alam na networking yung ano. Oo, kasi ito besa, narinig mo naman yung conversation namin ng Vice President. Ang sinasabi daw sa kanya ni Joey, matagal niya na raw tayong kakilala. Matagal niya na raw tayong kaibigan, kaya daw tayo na kaya daw napalutang ang mga vlogger doon. Ikaw, kakilala mo ba yung Joey? Hindi, hindi ko naman naging tropa yan, hindi ko naman. Siya yung nagkaroon sa amin, siya yung nag-meeting sa amin. Yun, malinaw, malinaw. Yan yung pagkakasama namin. Oo. Yung yan yung pagkakasama. Okay. Okay, right.